Okay, so ganun. Weird lang ah, weird lang po talaga sa akin. Weird lang. Parang ang sabi ko nga, assuming uli na si Bantag yung gumawa, mastermind, yung sinasabi ng iba. Ganun siya kadumi gumawa, magtrabaho? Diba, isipin nyo ah, ganun ba siya kadumi magtrabaho na ang daming involved na nanghingi pa ng pera doon sa mga tao? Ewan ko eh, medyo natatawa lang kasi ako doon sa Bantag na side. Isipin mo ha, ikaw meron kang papatrabaho sa isang tao. Yung isang tao may tinawagan pa. Tapos, maglikom kayo ng pera para trabauhin itong tao na to. Isipin nyo ha, kung marami daw, kasi ang akusasyon, corrupt si Bantag, marami siyang pera. Doon sa pinambayad, doon sa papatay, humingi pa siya ng ambag-ambag doon sa mga... Medyo naguluhan ako ng konti doon eh. Akala ko ba mayaman ka? Kung corrupt ka, yung 500, kahit nga 1,000,000, panisa yun. Di ba? Kung talagang may gusto. Kasi this is a matter of criminal act. So, gagawin at gagawin mo yung pinakatahimik at less people involved. Di ba? Kasi nga, pwede ka mayari. Oh. So, ngayon, ang dating nito, parang ang hindi marunong gumawa ng trabaho ito kung si Bantag nga yung ang mastermind. Isipin mo, pinalakad mo pa dun sa loob. Yung nasa loob, kumuha pa ng mga gang leader para humingi ng pera sa tao para mapondohan yung nasa labas na hitman. Di ba? Bakit hindi na lang ako dumiretso dun sa hitman at kaya ko naman magbayad kasi kung ina-accuse siya na corrupt siya, di ba? Medyo weird lang. Low budget ang movie, sabi. Oh. Kaya nga sana lang sa akin, I'm not saying sinungaling yung mga tao doon. Hindi ko sinasabi. Sana lang meron silang ebidensya aside from salita lang. Kasi, or else, dudurugin sila ng abogado. 'Di ba yung defense, kung sino man yung i-accuse nila. Kunwari, assuming si Bantag yung accuse nila. Yung defense, yung siya, yung abogado niya, dudurugin sila ng niyan. Kailangan talagang may ebidensya na matindi para ho talaga pasok sa banga. Pero kung yung ganyan, naku po, patay tayo dyan. Sa magaling na abogado, medyo mayayari sila dyan. Yung magaling na abogado, wag yung sikabutas. Sikabutas, si Rapi Tulpo lang ang kayang Di ba? Wag yung kukunin sikabutas, ha? Baka yari kayo, baka si ending niya, si Rapi Tulpo may kasalanan. O, delegates kayo dyan kay Kabutas. O, ito naman. Usap-usapan ngayon sa mundo ng social media na magiging delikado na sa National Bilibid Prison o NBP. Ito'y matapos nga ang pagpapatalsik sa dating Bucor Chief na si General Bantag. Ayon sa mga netizen at ilan nating mga kababayan, huwag naman sanang magkaroon ulit ng mga magagarang kubol, party-party na mga high-profile inmates at may mga bisitang politiko. At higit sa lahat ay ang talamak na kalakaran ng illegal na droga na pinapatakbo ng mga kasabwat na politisyan gaya ng nangyari noon sa panahon ni Noynoy Aquino at mga dilawan. Ang ikinabahala ng ating mga kababayan dito ay kakayanin kaya ni General Katapang na kontrolin ang mga drug lords sa Bilibid gayong nag-o-offer ito ng napakalaking pera para magawa nila ang kanilang gusto sa loob. Sana naman ay walang korupsyon na mangyayari. Isa pa sa mga senaryo na nakikitang dahilan ng ating mga kababayan bagamat isa lang ang kanilang sigaw na ibalik si General Bantag sa Bilibid.
Tila hindi na ito mangyayari kahit maabsuelto pa o hindi mapatunayan na isa si Bantag sa itinuturing na mastermind ng mga kalaban. Matatandaan na nagbitiw na nang pahayag si Bantag na wala na siyang balak bumalik sa Bilibid kahit pa pabalikin siya dahil anya sayang ang paghihirap at paglilinis na kanyang ginawa sa NBP matapos nga na isang kutsya sa kaso ni Percy Lapid. Anya sa ngayon ay wala na siyang ibang hiling kundi malinis ang kanyang pangalan dahil na rin sa mga akusasyon ng mga kalaban at kampo ng dalawang grupo. Ano ang masasabi niyo rito, mga kababayan? Justice at naisampa na po ang kasong pinakahihintay ng lahat at sinampahan po ng kaso bilang mastermind itong si Director General Gerald Kitalig Bantag. At ang isa pang kinasuhan na principal din ay ang kanyang assistant na si Superintendent Ricardo Zolueta. At ito si Ricardo Zolueta ay dati itong BGMP na ang rangko niya doon sa BGMP ay Special Jail Officer 4. Ibig sabihin parang Staff Sergeant. Pero nung dinala siya ni Mr. Bat sa Bukur, inangat ang kanyang rangko sa Superintendent o Colonel. So iyan po ang nangyari ngayon, kagagaling namin sa Department of Justice at sinampa na po, wala na tayong suspense, kundi naisampa na at ang kinukoy na ay walang iba kundi si Director General Gerald Kitalig Bantag. So sa ngayon, baka for the information of everybody, wala pa naman pong warrant of arrest na nangyari. Kaya ito si Mr. Bantag, siya si Mr. Zolueta, hinihimo ko kayo, huwag kayong tumakbo, huwag kayong magtago. Bagkos, humanap kayo ng abogado nyo na sa tingin niya makatulong sa inyo umagaling at sagutin nyo po ang akusasyon laban sa inyo. Kasi sinampa na na ang double murder case laban sa inyo, pagpapatay kay Percy Lapid at pagpapatay kay Mr. June Villamor. O di kaya yung pangalan niya ni June Villamor na ayon sa gunman ni Percy Lapid na si Joel Escorial ay si Santo Palanya Villamor na ginoreksyo naman ng tatay ni Crisanto na ang totoong pangalan niya ay si Cristy Tuto Globa Villamor. So ngayon nais naming samantalahin din ang oras ito kasi kami ngayon ay tumatakbo. Hindi namin sasabihin kung saan kami dumadaan. Baka abangan kami ni Mr. Bantag o ni Mr. Zolueta. Kaya ang sasabihin pa namin ay sino-sino pa ba ang iba na kasuhan. Okay, 12 siyang lahat, no? Sino pang iba? So maliban kay Mr. Gerald Kitalig Bantag ay si Ricardo Zolueta at ang isang kinasuhan ay si Dervin Mayores na isang inmate o nakakulong na may sentensya din na reclusion perpetua doon sa Iwahig Penal Colony. So, siya ang unang tinawagan ni Mr. Ricardo Zolueta para sabihin na papahanap si Tanda. Yung si Tanda, yan tinutukoy na si Director General Kitalig Bantag. Papahanap siya ng isang gunman o babaril o killer na para may dahil may papatay siya. Ngayon, hindi naman sinabi kung sino ay papatay. So, nang tumawag kay Denver Mayores, ito si Superintendent Ricardo Zolueta, ay sinabi niya na tawagan mo ang mga mayor ng tatlong gang sa Bilibid. At kung sinong tatlong mayor na yon, si Alvin Labra na mayor ng Batang City Jail, si Aldrin Galicia na mayor ng Sige-sige Sputnik Gang, si Ariel Piñarinda na mayor ng Happy Go Lucky Gang. Ang Happy Go Lucky Gang ay binubuo ng lahat ng Ilonggo, kagaya ko. Pero yung mga Ilonggo na nakapreso dun. So, yan po ang tinawagan. So, ibig sabihin na tumawag si Mr. Zolueta kay Mr. Mayores, kung sinabi na papahanap si Tanda o si Director Bantag ng killer na para, dahil may papatay siya. So ngayon, tumawag siya kay Mr. Alvin Labra, ito si Mayores. Si Alvin Labra ay kapareho ni Mayores na Batang City Jail. Ito pala by the way, si Mr. Ricardo Zolueta ay Batang City Jail din ito noong nakulong siya dahil sa nasama siya sa kaso ng pagpatay ng 10 Chinese doon sa Paranaque City Jail at pinatay ng granada. So inakusahan doon ng granada ng pagpatay sa 10 Chinese si Bantag, si Palisok at saka si Zolueta.
So, na-acquit sila sa korte. Ang nakakuit sa kanila si Judge Bitly Ann Barakyas ng Paranaque Regional Trial Court. So, ngayon, itong tinawag, kaya yan ang dahilan kung bakit batang si jail din ito si Mr. Solweta. So, tinawagan si Mayores, Denver, natatawa, tinawagan naman ni Denver Mayores, ito si na isang batang city jail din, na ulo ng batang city jail sa Muntinlupa. So ngayon, ang sinabi na may napapahanap si Tanda, si boss ng killer, kasi may papatay, may project, ang term nila project. Tapos sinabi ni Mr. Mayores kay Mr. Labra, i-refer mo, itanong, i-confirm mo kay DSO. So ang tawag doon kay Mr. Solita ay DSO. So, hindi wala man ibig sabihin ni DSO, siguro mga deputy supervising officer. So, tinanong nga naman ni Alvin Labra kung totoo yung sinasabi ni ni Denver Mayores. Kasi si Denver Mayores, parang trusted man ito daw kuno ni Mr. Solweta. Na kung bakit nandoon siya sa Iwahig, pre, ay dahil may isang mainit ang ulo niya doon sa loob ng INBP. May gustong papatay sa kanya. Kaya para maiwasan ang pagpapatay, ay hindi naman tinapon, nilipat siya sa Iwahig Penal Colony ng nasunaan ng Bucor. So ngayon, nung kinausap si Labra, na-confirm niya, pinuntahan niya ngayon si Director si Solweta doon sa pumunta din sa tinatag na overseer. Yung overseer, yan yung tore, yung tower sa itaas ng kulungan na kung sila nakapuesto yung mga gwardya. So, ngayon, tinanong niya, oo, sabi niya, maghanap ka no, kasi pinapahanap si boss ng killer. Bahala na kayo mag-usap dyan. Kausapin mo yung dalawa pang ganglords. Yung ganglords na tinutukoy na kausapin ay yung Sputnik Sige-Sige Gang at saka yung Happy Go Lucky Gang ng mga Ilonggo. So ngayon, kinausap niya, sabi niya, gusto daw kayo makausap ni DSO o si Solweta. So dahil doon, nagkaroon ng meeting, pumunta yung Happy Go Lucky Gang leader na si Ariel Piña Redonda at yung si Aldrin Galicia ng Sputnik Sige Sige at si Alvin Labra ng Batang Sigil. Pumunta sila sa Commanders of the Gate na opisina ni DSO or ni Solweta. At nang pumasok sila, binuksan yung topic na pagpahanap ng killer. O, isa lang, maiksing pinto lang. O, kung ang pinatawag kayo dito, kasi meron akong papatrabaho sa inyo. At tanongin nyo na kay Alvin kung anong gagawin. O, so, hindi na siya nagkwento. So, apparently, ginagawa yun ni Director Solweta and Supervisor Solweta para magkaroon siya ng puwang na itatanggi niya later on kung siya ay akusahan. Okay? So ngayon, nag-usap ngayon sila ni Alvin Labra, si Ariel Piña Redonda, at saka si Ariel Galicia. Sabi niya, tayo, asan ang pera? Tayo na mag-produce ng pera. Ibig sabihin, inutusan sila na maghanap ng killer at sila pa ang inutusan na magbayad sa killer na makikita. Ngayon, sabi niya, sige, mapahanap tayo ng killer. O ngayon, ang nangyari yun, pagpapatawag pala, ay hindi September 5 yung pagpahanap ng killer, kundi kalagitnaan ng September. So mga between, mga September 10, September 11. So ngayon, pag napinatawag na ngayon ang kwan, si Aldrin Galicia, ay sabi niya, may tao ako na may kilalang killer sa labas. Kasi kailangan ng killer sa labas. Kasi kung sa loob, marami silang killer na pwede mata, pero hindi naman pwede palabasin. Kasi sa labas ang papatayin. So, na nakakita na ng killer, itong si Alvin Labra, si Aldrin Galicia, at nakita nga niya, ay sinabihan si June Villamor. Doon na pumasok ngayon ang papel ni June Villamor, na ang pangalan niya ay Crisanto Palanya Villamor. So, ang ginawa naman ni June Villamor, tumawag siya sa kapwa niya, Sputnik din siguro, na kaibigan niya, na kababayan niya sa Javier Leyte, na si Christopher Bacoto. Si Christopher Bacoto, tinanong niya kung meron siyang kilala. Ang tinuro, kababayan din lang sa Javier Leyte na si Joel Escorial. Kasi sa labas si Joel Escorial, napakagaling niya sa interview ko kay Joel Escorial, marami na siya napatay, pero hindi pa siya ni minsan nakakasuhan. So ngayon, kinausap ngayon si Joel Escorial at pumayag naman si Joel Escorial na sa
proyekto na magiging gunman. So, ang kapalit doon ay 200,000 muna na usapan. So, bumalik ngayon si Bakuto kay June Villamor at sinabi, may nakita na ko, payag na. So, ngayon, ito naman si Villamor, bumalik ngayon kay sa boss nila, si Aldrin Galicia. At tinanong kung ano, ganitong usapan, 200K. So ngayon, sino ba yung papatayin? Noong panahon na yan, wala pang sinabi kung sino yung ipapatay. So ngayon, pinasa naman ni Aldrin Galicia kay Alvin Labra. Ngayon, si Alvin Labra, nagtanong na ngayon kay Mr. Zulweta kung sino papatayin. Sabi niya, ito si Percy Lapid, yan ang papatayin. Ngayon, kung yan ang papatayin, so paano yan? Adi, mag-produce kayo ng pera kung ano pambayad kasi 200,000. So ngayon, tinukahan ni Alvin Labra itong hepe or mayores o mayor de mayores ng Ilogo gang na Happy Gulaki. So sabi niya, wala akong pera, hiningi siya 150,000. Sabi, wala akong pera, pero may 100,000 kami, galing ito sa mga membro. So nakaipon ng pera itong Happy Gulaki, si Ariel Peña Redonda, sa kanya mga membro ng mga Ilonggo ng 100,000 binigay doon kay Alvin Labra. So ibang pera hinanap pa. So hanggang sa naipon, inihulog ngayon noong September 15 yung 250,000, no? Sa account ni Joel Escorial. Kung makita mo yung account niya, REM remittance, yun pala maaring GCash o ano, pero at sa ibig sabihin nahulog noong September 15 ang pera. Okay. Noong nahulog, September 16, hinulog ulit 100,000 over the counter. So, deposito sa banko, sa ibang branch ng BDO, kasi BDO din ang banko ni Joel Escorial. So, nang nahulog, nag-umpisa na trabaho ngayon si Joel Escorial. Nagman-man na siya, siyempre, lahat ang unang gawin, hindi pa niya kilala. Pero paano naman ang ginawa nila para makilala ni Joel Escorial? Ang ginawa po nila ay pinadala muna ni Mayores na taga-Palawan ang litrato through WhatsApp kay Alvin Labra. At pinadala din ang live stream video na siya mismo binibira ni Percy Lapid, si Bantag. Pinadala yung video na yun para magpanood ni Joel Escorial kung sino papatayin. So nang naipasa na eventually kay Alvin Labra, ang ginawa ni Alvin Labra, dinownload sa WhatsApp, mula sa WhatsApp, yung litrato ni Percy Lapid na dalawa. Ang isa, litrato niya kasama pamilya niya, at isang litrato ay siya lang. Ang isa pa, pinadala through WhatsApp, ay ang video na kung saan ang live stream ni Percy Lapid na binibiran niya ngayon si Mr. Bantag. So ngayon, nang nag-umpisa na surveillance ito si Joel Escorial, tumawag balik. Sabi niya, ay, napakalaki pa, very high profile pala pinapatrabaho sa akin. Hindi ko itong gagawin sa 200,000 lang. So, nanghingi si Joel Escorial na 550,000 ang ibabayad sa kanya. So, ngayon, inilapit ngayon ni June Villamor to kay Aldrin Galicia at si Galicia nilapit kay Alvin Labra. E paano yun ang isigil? O, sinagit naman ni Alvin Labra, siya ako nabahala sa 300,000. So, naghanap pa sila ng 50,000. So, sa madalit sabi, natuloy ang trabaho hanggang sa October 3 ng gabi, alas 8 ng gabi, ay pinatay si Percy Lapid ni Joel Escorial. So, pagkatapos doon, nung gabing yon, ayon sa kanilang mga testimonya, kanilang mga affidavit of confession o pag-aamin, ay doon pa lang ng gabing yon, ng October 3, ay alam nila patay na si Percy Lapid. So, medyo may isa pang informant niya nagsabi sa akin, pero hindi yung kasama doon sa kinasuhan kanina, na nagbunyi daw yung mga grupo ni Dr. Director Bantag na nasolve ng problema ni boss. Ang yan sabi, nasolve ng problema ni director. O, kasi nga binibira siya ng mga mansion niya eh. So ngayon, pagkatapos ng kinabukasan, nagulat sila, nag-alala sila kasi lumabas na ngayon sa CCTV ang litrato ng gunman, kasi nakakuha ng CCTV. So medyo na gano'n na sila, kaya doon na sa along the way, October 5, pero ang ginawa naman yung Joel Escorial, nagpagupit. Kaya yan ang unang rason kung bakit nung nakita niyo ni surrender ay parang hindi kayo maniwala na siya yun. O, pero naman, ang ginawa niya, nagpagupit siya at medyo lumit yung mukha niya dahil nag-alala siya, sobrang alala, hindi makakain. So, ang nangyari ngayon, pero naka-isa lang nakasiguro namin, sinisiguro namin ni Atty. Pelayo na nakita namin ang records ng kaso,
yung ID na ginamit ni Direk ni Jubil Escorial doon sa pag-open ng account niya sa BDO ay kapareho ang mukha niya doon kumpara doon sa mukha na makikita niya sa CCTV. Okay? So, next, ganito na nangyari. Pagkatapos doon, ay lumakad ang panahon hanggat sa sumurinder. Nagulat na lang sila, sumurinder si Jubil Escorial. So, nung sumurinder si Jubil Escorial, actually, sumurinder siya ay October 17, no? Mga gabi pa yan, umaga o ano, umaga pa. So, October 17, ayon naman sa affidavit ng mga taga-loob, sila ni Aldrin, sila ni Alvin, na 17 pa lang ay alam na nila na tumuga na si Jubil Escorial at binanggit na na ang middleman ay si John Villamor. So, ibig sabihin, mali yung sinasabi ni Dr. Bantag na hindi sila sinabihan kung sino yung tinurong middleman. Bagkos, October 17 pa lang ng gabi ay alam na nila kung sino ang middleman na tinuro ni Mr. Jubil Escorial. So, nevertheless, wala yan useless din. Ituro man sa kanila o hindi, i-coordinate man o hindi, siguradong papatayin din yon si John Villamor. So, gano'n na nga ang nangyari. So, umabot tayo, dumako tayo ng October 18 ng alas 10 umaga, pinresenta ni Secretary Binhar Abalos, ito, si Jubil Escorial. Tapos, alas 12, mag-alas 12, alas 11:59 ng hapon, anong umaga, ay nag-text ito si John Villamor sa kanyang kapatid o ate na si Ate Marisa na kung mamatay siya, ito ang tatlong hanapin, yung tatlong ulo ng tatlong gang na Happy Gulaki, Sputnik Sigisigi, at saka yung Batang City Jail. So ngayon, nataon ng 12:15 pa lang, ay 12:20, ay pumunta kasi si Alvin Labra doon kay DSO, kay Solita. Maaga nung lumabas ng press con, sabi niya, "Sir, anong gagawin natin? Putang ina, gawan mo na ng paraan. Kasi hindi pwede na madama maturo kami dito ni Tanda." So, yan ang sana ganyan salita. Ano gagawin niyo? Alam niyo na gagawin niyo, yariin niyo na yan. So, bumalik naman siya, sinabi naman kay Sputnik ng leader na si Ariel Galicia na dapat patayin na yung sequence, John Villamor, para hindi na tutuga at magturo pa kung sila, damay tayo lahat dito. So, ngayon, ang ginawa naman ni Ariel Galicia, inutusan yung isa, si pangalan ay Mario, parang John Cor, ina na pangalan, na sige, yariin mo na, tao niya rin yun. So, ang ginawa, tinawag na rin ang limang tao ng Sputnik at pinababa ang lahat ng tao doon sa Dorm 3B, na second floor yun. Pinababa. Nung bumaba, inaiwan lang si John Villamor. At nung matira si John Villamor, doon na nila ay sinupot. Pero ayon sa kanila, itong si John Villamor ay hindi na nakumuntra, hindi na nag-imik, hindi nag-imik kasi sa tingin nila ay alam niya na kung anong magagawin, ano mangyayari. Kasi dapat iligpit siya para hindi aabot yung sikreto doon kay Gabantag at doon kay sa kanilang mga na mayor de mayores at saka kay simpre kay Solieta.